Yo mga paps, ito naman ang inyong papsi. 40 days video ay gagawa tayo ng cage. Makikita nyo sa likod ko yung ating mga materials: welded wire, galvanized iron wire na makapal, tapos galvanized na tire wire, and ito yung cover ng malaking pan, industrial pan yata tawag yan. So itong gagawin natin is request ng ating nagpapagawa. Shout out kay Boss Ariel. Hi Ariel! Ariel! Basically mga paps, wow, basically gagawa lang tayo ng ang itong pagka-video. Gagawa lang tayo ng parang katulad nito. Yan. Makapansin nyo, sa electric pan lang din yung ibabaw yun. Ano to, parang scratch pen to nung mga maliliit kong manok, mga bantam. Pero ang pinapagawa ni sir, ito. Yung malaking cover. So, ganun lang, simple lang. Pero siyempre, papatibayan natin. Kasi ang gusto ni sir ay ganito kataas. 3 feet. Ano po? Ha? Hindi. Yun, after magtimpla. So, simulan na natin. So, una natin gagawin mga paps, papaikot lang natin dito yung welded wire na mesh. Yan. Parang katulad nito. Yan. Kakabit lang natin doon sa gilid ng cover. So, basic lang naman yan. At gusto ni sir is may pinto din katulad nito. Buksan. Yan. So, maliit lang to kasi pang bantam nga to yung maliliit na manok. So, gagawin natin as malaki. Set up ko lang tong camera mga paps. Let's go! Yan, ang balak sana natin is gagayahin lang natin to. Yung mismong mesh o yung welded wire mismo ang nakayakap. So, hindi tayo dito gumamit ng alambre. Pero dito, sa gagawin natin, gagamit na tayo ng alambre. Para hindi na natin mabawasan yung height ng ating welded wire. Para ma-maintain natin yung 3 feet. Pero ito, gumamit pa rin naman ako dito ng alambre. Pero ang kagalingan dito mga paps ay galvanized din yung gagamitin nating alambre. Sana galvanized nga itong binigay sa akin. Kasi minsan may mga hardware na hindi nila alam eh. Kahit sabihin mong galvanized, nabibigyan ka nung kinakalawang agad. Pero ito mukha namang galvanized. So yan, simulan na natin mga paps. At ayun mga paps, yung timelapse sana is naputol. Nawala na pala ng memory yung cellphone natin. Kaya yung video, akala ko naka-video siya habang gumagawa ako, pero hindi pala. Kaya ito na yung pagkatapos. Yan, niyakap lang natin yung alambre mga paps na nakaibabaw yung ating cover. At yan na yung kinalabasan niya mga paps. Nalagyan na rin natin to ng galvanized na iron one sa baba. Yung makapal na alambre. Yung ginagamit yan mga paps madalas sa pangbagting ng mga tower ng wifi. So medyo makapal yan. Para ma-maintain natin yung tibay niya. Pero baka dagdagan pa natin yan. Pero yan, try muna natin yan. At ganyan lang naman kasimple mga paps yung ating gagawin. Yan, hindi na ako makabidyo ng mahaba mga paps. Para ng storage yung cellphone. Ayan, yung pinto natin mga paps. Kasya naman na yung ano yan. Huwag nahirapan ka, kasya ka dun. Kukuha mo na yung manok niyan. So, nalagyan na natin ang pinto. Hindi ko na na-video yung paggagawa mga paps kasi napupuno nga yung ating storage. Bali yung pinto na ginawa natin ay 14 inches by 18 inches. Yan. Yan, bali dalawa na rin. Hindi ko na rin binidyo yung pagbubuo. Ganyan din naman yung proseso niyan mga paps. So, bali apat yung pinapagawa dito ni sir. Pero ito muna. Sabi ko, dadaling ko muna sa kanya yung dalawa para makita niya muna ng personal. In case na meron siyang ipapabago dun sa dalawa pang sunod. O dalawang kulit na gagawin. Parang gagawin niya ito mga paps na lalagyan ng mga panabong niya. So, mga paps, may sample na tayo ng pinto. So, yan. Siyempre, medyo naka-curve din yung ating pinto. Yan. Ganun lang. Basic. Kasabit mo lang yan, paps. Yan. Tapos, higpit yan. Parang spring kasi yung style nito. Yan. Yes, ganun lang. Nagawin natin ulit sa kabila. And tapos na tayo mga paps. Yun mga paps. Natapos na natin yung dalawa. So, sa magtatanong naman kung magkano nagastos natin dito mga paps. So, pwera yung cover na yon kasi yun ay recycle lang eh.
yung pan cover sa taas. So ito, itong galvanized natin na 3 feet, 1 by 1 yung butas niya. Umabot siya ng ano, almost 3 yards yung isa. Almost 3 yards yung nagamit natin sa isang kulungan. Kasama na itong pinto. Kasi itong pinto mga paps, yung kinat natin dyan, yung binutas natin, ito, hindi na yun yung ginawa nating pinto kasi maliit na to. Pag ito pa yung ginawa nating pinto, magkakaroon ng siwang yung ating pintuan niyan. Kaya ito, iba rin ito. Ibang cut itong pinto natin. So, itong paikot na to mga paps nung pan, parang sobra siyang 8 feet eh. Sobrang 8 feet. Ibig sabihin ay nasa dalawang mahigit na yarda yung nagamit natin. Sa paikot pa lang, meron pa itong pinto. So, sabihin na natin almost 3 yards yung ating nagamit. So, ang isang yarda ay nagkakahalaga ng 175. Tapos, ito ng mga iron wire natin, ito makapal na alambre na ginagawa nating patigas dito sa mga ito sa parang hamba niya saka sa pinto ay ang per kilo lang yan is nasa 80. So, sa isang ganito, so 175, sabihin natin 3 yards, saka yung mga alambre natin. So, sosobra din ng 500 yung materials natin sa isa. Pero kung matagalan na ito mga pups, matibay na din naman siya. Yan, pang matagalan na yan. Kasi ito, kahit maulanan ito, kahit maarawan, hindi agad kinakalaban to. Subok ko na yan kasi ganda yung mga gamit ko dun sa mga dati kong kulungan sa rabbit na hanggang ngayon, ibibenta ko pa buong buo pa. Binibenta ko ng second hand. Yun, para nga pala dun sa mga gustong magpagawa ng mga cage, basta ganitong materyales mga paps, ay gumagawa tayo yan. May nagawa na ako dati sa ibon, sa rabbit, sa guinea pig, at kung ano pa. Kayo, kung bahala, kayong bahala. Pwede rin customize size. Tulad nito, lahat ng ano nito ay yung may-ari ang nagsabi. Kung gagamitin, yung size niyan. Siyang bahala dyan. So, tayo lang ang gumawa. So, yun mga paps. Tapos na ang ating 40 days video. Bye!